Still nagigila ko doon sa 10 billion budget for importation of inorganic fertilizer. Hindi ko ma-imagine na maggagasta tayo ng 10 billion for inorganic fertilizer na masama naman sa soil natin. 38% of the soil of the Philippines are degraded. And ang dami-dami natin basura. Kitchen and garden waste comprise 50% of our waste. Nagkalat lang yan. Ako since 2002, doon sa aming bayan sa Las Piñas, bumibili ako taon-taon ng composting machine out of my own money para gawing fertilizer yung aming kitchen and garden waste kasi gigil na gigil ako dyan. And nagtagumpay kami. Alam nyo, we have now in our city 89 composting facility. We produce 89 tons of organic fertilizer every month. 1 ton for each composting machine. And then, pinamimigay ko po yan sa mga farmer at saka urban gardeners na binibigyan ko sila ng libreng seeds kasama niyan para magtanim sila ng gulay para pag wala silang trabaho, hindi sila magutom at hindi sila magnakaw kasi nung nagkaroon ng COVID, ninanakawan pati yung aking mga composting machine na makina, ninanakaw ng aking mga kapitbahay dahil nawalan siguro ng trabaho, walang makain. Kaya binibigyan ko sila ng vegetable seeds at saka organic fertilizer para magtanim sila at nang hindi sila magnakaw. At alam nyo ba, sa aming bayan, we save 300 million a year para sa pagtatapon ng basura dahil inire-recycle namin yung aming waste. Muntin nyo 300 billion a year, isang bayan lang. Eh kaya ako, gusto kong gawin yan ang lahat ng bayan sa Pilipinas. Kaya panay ang pakiusap ko na imbis ibigay na bili natin ng chemical fertilizer na lahat ini-import natin kasi the only chemical fertilizer company dito sa Pilipinas, sinira ng Yolanda. Kaya lahat imported. Imbis na mag-import, dilinisin na lang natin yung ating kitchen and garden waste, gawin nating organic fertilizer at libre, libre sa mga farmer natin. Gusto kong nadating ang araw na wala na tayong import ng chemical fertilizer. Gusto ko manggaling sa ating kitchen and garden waste. Kaya pinibigyan ko ng pera itong Bureau of Soil and Water Management para mamigay sila ng composting machine. At yung supplier naman na magtuturo Willing naman sila magturo kung paano gagamitin yung composting machine. Kami, hindi na kami tinuruan. Yung binilang ko ng composting machine ang nagturo doon sa aming mga trabahador kung paano gamitin yung composting machine. Bakit ayaw niyo? Itigil ko daw. Ha? Gigil na gigil ako doon sa 10 billion ko Kasi hindi naman kailangan yun. At mas maganda pa ang soil. Tapos sabi ng Philrice, yun daw compost natin, dagdagan lang natin ng animal manure, pwede na sa rice. Nanggigigil na rin yung mga animal manure Lahat sila kinakausap ako, nabilhan nyo daw sila ng organic fertilizer, willing silang i-process yung kanilang animal manure para ipagbili sa inyo yung kanilang organic fertilizer. Aba, 10 billion? Nasisyak ako sa 10 billion para sa importation of fertilizer. Nasisyak ako doon. Talagang ako, tinotolerate ko, kayo lang doon. Ano lang yon? Temporary lang yon. Yung importation natin is temporary. We use that to i-cover yung shortage natin. But the permanent solution would be that we produce our own. Hindi ba? Katulad nung nung seeds, 10 billion din sa seeds. O, samantalang kaya-kaya ng Philrice na mag-produce together with our farmers yung inbred seeds. But ayaw natin noon. Tapos meron na ngayong mga kumpanya dito sa Pilipinas that can produce hybrid seedlings. Pumupunta nga sila sa akin, pinipresent nila yung hybrid seedlings nila. Bakit tayo mag-i-import sa iba? Ba't hindi natin bilhin yung ating sarili? Para nabibigyan natin ng trabaho yung kapwa natin Pilipino na naghihirap. Alam mo, nung araw, tayo pinakasikat. Pero ngayon, talong-talo na tayo. Yung mga articles na naririt ko, talo na tayo ng Vietnam, talo na tayo ng Thailand, talo na tayo ng Indonesia. Bakit? Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? Ha? O mahilig lang tayo mag-import? Kaya hindi natin na-develop yung ating sarili. Alam mo, baguhin nyo yung pag-iisip. Hindi na tayo importation, developmental tayo sa Pilipinas. I-develop natin, nakakahiya. Alam nyo, pag nagbabasa ako ng article na talo na tayo ng lahat, nalulungkot ako Kasi dati, tayo ang number one Yung 1950s, tayo ngayon ang kulelat. Ang tatalunin na lang natin, Myanmar. Di ba nakakahiya? Baguhin natin yung mentality natin na yan. Patulad nyo, binibigyan kita ng 2 billion, ayaw mo? Para magbigay ka ng composting machine, ayaw mo? Lahat sila nangihigi sa akin ng pera, ikaw lang binibigyan ko Kasi gusto ko matanggal yung 10 billion na pag-import ng chemical fertilizer, nangigigil ako dun Kaya ako binibigay yan sa'yo, tapos nagre-reklamo ka pa, na-stop daw muna, ano yan? Ba't nyo ini-stop? Temporary lang yung importation natin ng chemical fertilizer. Dadating ang araw na tayo talaga ang gagawa ng sarili nating fertilizer at organic pa. Alam nyo, sa France, pinagbawal na nila chemical fertilizer. Ano tawag nila doon? Yung natural farming. Kasi daw, yung kinikita nila sa export ng kanilang produkto out of their chemical fertilizer,
ginagamit lang nila para linisin nila yung ilog nila kasi napopollute ng chemical fertilizer yung ilog nila. Eh bakit pa nila ipopollute ang ilog? Magpapakahirap sila magtanim tapos lahat ng kita nila doon sa tanim nila gagamitin lang nila para tanggalin yung pollution sa ilog nila. Pinagbawal nila ang chemical fertilizer. They're doing natural farming. Tinanong ko sila, napunta ko doon, ba't kayo natural farming? Eh kasi ma'am, nauubos lang ang pera namin, kalilinis ng ilog namin, lahat ng kinikita namin sa aming mga export, ginagamit lang namin para linisin ang ilog namin. Kasi yung chemical fertilizer, nakakapollute siya ng water. Tumutuloy yan sa ilog at napopollute ang water. Oh, so bakit natin gustong-gusto yon? Ha? Ba't gustong-gusto natin yon? Samantalang we can make our own fertilizer. Oh, napakadali. Ang dali-dali gumawa. May trabaho pa yung mga tao kasi yung gagawa ng chemical sa amin araw-araw nakasakay sa bisikleta, kinokolekta yung mga kitchen and garden waste na nilalagay lang ng mga bahay sa plastic sa kanilang ano tawag dito, sa kanilang fence, yung kanilang gate. Tapos yung aming trabahador hindi nga sumasakay sa sasakyan eh, nakabisikleta lang eh. Kinokolekta every morning tapos idinadala dun sa ano sa kanilang composting machine na barangay based. Alam niyo yung aming composting machine na ano na yan, nanalo yan, binigyan ng Austria the best sustainable practice. Oh, yung ano, at pinapunta ako sa Singapore at pinag-speech ako dun sa kanilang mga bisita all over the world sa Singapore tungkol sa ating pangungulekta ng kitchen waste na kinocompost natin sa composting machine. Alam nyo, ang isang composting machine can produce 1 ton a month. So times 12, that's 12 tons a year. Times 60, that's 720,000 pesos a year na kita. Ang isang composting machine is only 800,000 pesos. So payback period is 1 year. Oh, mahal pa nga sa inyo kasi mahal kayong bumili kaya kayo 800,000 pesos. Ako pag ako bumili 500,000 lang ito. Di 1 year lang ang payback period. 'Di ba magandang negosyo 'yon? 'Di ba? Walang negosyo na 1 year ang payback period. Walang negosyo na ganun. Kaya mahalin niyo 'yan. I-promote niyo. Oh. Ako eh. Muntima makakasave tayo ng 10 billion a year tapos mabibigyan pa natin ng libreng fertilizer yung ating mga farmer, tapos mabibigyan pa natin ng trabaho yung nagagawa ng compost. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafrey TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Merivillas on Facebook. Cellphone number 09086553757.